Aries, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong December 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makarelate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe for you. Okay, this is for you, Aries. Ano ba yung energy? Ano ba yung malakas na energy ngayong December 2023? Okay, ito. Balance spirituality and practicality. Ayan po. So, you should manage your finances and your time at the same time. Ayan yung sinasabi sa inyo ni Universe. So, kailangan maging balance kayo dito. Ayan. And also, maging practical kayo. Ayan yung sinasabi sa inyo, Aries. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo ngayong buwan na ito. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin? Okay. Ano ba yung pwede mong i-expect na mangyari ngayong month? Ano po yung pwedeng i-expect, spirit guide? Okay, we have 2 of cups. Ayan, Aries, maganda yung relationships mo. So, ito ay hindi lamang, parang hindi lang to direkta sa iyong love life, kung hindi even yung family life mo, your relationship with your friends, with your relatives, magiging okay siya. And even your coworker. Ayan po, maganda rin yung mga magiging dealings mo or mga transactions mo ngayong month na ito. Tignan pa natin ano pa yung mga pwede mong i-expect. We have Page of Cups. So, mas madalas yung mga usapan ninyo dito. Ayan. Or meron kang makakausap. Or madalas kang may makakausap ngayong December. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay? Wheel of Fortune. Napakaganda nga ng mga transactions mo dito. So, basta involve yung money. Napakaganda po ng energy para sa'yo. So, tingnan mo na lang, syempre, mag-iingat ka pa rin. At the same time, hindi naman porket sinabi natin dito na maganda is bara-bara ka na lamang sa pagpirma or sa pakikipag-transa kung kanino man. Syempre, piliin mo pa rin, di ba? Maging wise ka pa rin dito at the same time. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano ba yung pwede mong ma-accomplish ngayong month na ito? We have Knight of Wands. Meron tayo ditong 4 of Pentacles. Okay, ito ay pagdating talaga sa pera. So, mukhang ano, buhay na buhay yung pera mo dito, Aries. Ngayong month na ito. Oo, ngayong December. Maganda po. Tapos ito, kung meron kang gustong i-purchase, mapapurchase mo rin siya. So, yun yung mga ma-accomplish mo. Ano man tong mga ninanais mo na gusto mong bilhin, ngayong month is makukuha mo talaga siya. Mabibili mo siya. Ayan. Pero nandun din kasi na nagtitipid ka din dito. Ayun naman yung pinapakita sa atin. So, pasensya na po kayo at malikot si Dimitri. Ayan. Tignan natin kung ano pa. Okay, ano ba yung pwedeng negatives na pwedeng mangyari sa'yo. So, tignan natin to para maiwasan mo. Okay, the Chariot. Actually, ito, huwag ka lang talagang masyadong magpakampante kasi napakaganda nga talaga ng energy mo. Pero syempre, depende pa rin talaga yan sa mga actions na gagawin mo. So, huwag kayo masyadong magpakampante rin dito at the same time. Actually, maraming success para sa'yo. So, medyo maraming maiingit talaga sa'yo ngayong month na ito. So, kung ano man yung mga nangyayari sa life mo, ayan, siguro huwag mo munang masyadong i-share. Kunwari, nangyayari pa siya sa life mo, huwag mo munang i-share. Mas maganda siguro kung tapos na ganyan. Yung nasa'yo na talaga, na-experience mo na, tsaka mo siya i-share. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Positives. We have 4 of swords. Okay, positive to. Ibig sabihin, meron kang peace of mind ngayong month na ito. Sobrang ganda po. Tahimik yung kaisipan mo. And also, ayan, napakapayapa po ng mga ng isipan mo. So, parang ito, best gift na to para sa'yo, di ba? Ngayong December. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano pa yung blessings na pwede mong ma-receive. Spirit guide, ano pa po yung blessings na pwedeng ma-receive? Ayan, so pasensya na po kayo. Napakagulo ng mga cards natin. Baka meron dito nanonood na may OCD or ano ba, perfectionist yung iba. Pasensya na po. Ayan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin? Okay, blessings. We have church, temple, mosque. Okay, so mas yung faith mo, Aris, ayan, mas magiging matatag din siya ngayong buwan na ito. So, ayan po. Mas magiging matatag yung faith mo. Yan yung sinasabi dito. Tapos, ito din, pwedeng may mga i-visit kayo ng mga church or na mga, pwede rin kasi mga tourist spots. Pero mas more on church yung nakikita ko dito. So, pwedeng yung partnership mo nga, yung family mo, mas magiging buo talaga siya. Mas yung faith ninyo ngayong buwan. Ayan po. Tignan natin. Marami kayong ipagpapasalamat. So, tignan natin kung ano pa yung energy para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung energy? Pagdating sa health, okay? Pagdating sa health, spirit guide, we have the hermit.
Okay. So, ayan. Nakikita ko naman dito, nag-iingat din talaga yung iba sa inyo pagdating sa health ninyo. Pwedeng meron kayong major, hindi ko alam kung may surgery ba kayo ngayong month na ito. Pero yan po kasi yung pinapakita dito. Pero pwede rin na sobrang health conscious ninyo ngayong buwan na ito. Yan. Tignan natin. Okay. So, pwedeng ngayon mo palang kasi pagpufokusan ito or pwedeng meron kayong madidiscover na, ayan, yung iba sa inyo. More on bukol yung nakikita ko dito. Ayan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay, so syempre, check nyo na lang, no? At kung meron kayong nararamdaman, syempre magpa-check up. Yan, huwag nyong babaliwalain yung mga simptomas or kung meron kayong nakakapa sa inyong katawan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating sa family, relatives, home. We have King of Cups, tahimik naman po sa bahay. Sabi ko nga, maganda yung relationships mo ngayon with your family, ayan, with your friends. And ito, King of Cups, marami sa inyo, pwede po na mas madalas kayong magstay sa bahay ngayon. Ayan, mas madalas na nasa bahay lang yung iba sa inyo. Mukhang ayaw nyo masyadong magkikilos. Ayan, yung iba po sa inyo. Pwedeng wala kayo sa mood. May mga times, hindi naman buong month na yan. Nasa bahay lang yung iba sa inyo. Tignan natin pagdating naman po sa friends, sa mga kaibigan. Ayan, medyo mag-ingat lang kasi ito, pwedeng may mga times na hindi kayo magkakaintindihan ng mga friends mo. So, ayan, siguro kailangan may mag-giveaway dito or magbaba ng pride. Yun yung pinapakita po dito sa ating cards. Ayan. So, may mga conflicts kasi. Pwede rin na very competitive yung mga friends mo, ganyan. Tignan natin, para kasing may paligsahan ba, ganyan. Hindi ko alam kung kayo ba ay mga nanay na or mga tatay na. So, pwedeng nagpapagalingan kayo or parang sa mga anak po ninyo, ganyan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Pero nakikita ko naman dito is friendly competition naman yung nandito. Tignan natin pagdating sa mga co-workers mo, we have Six of Swords. So, meron ka mga co-workers dito na aalis na sa trabaho. Ayan, pwedeng last month na nila ngayon. Ayan po. Kasi, di ba nga magkakaroon ka dito ng peace of mind. Ayan. So, pwedeng may makikipag-ayos sa'yo dito na co-worker mo. Meron naman dito aalis na lang. Yon, parang, siya na yung mag-give up or pwede rin naman kasi na baka mayroong dumating na opportunity dun sa co-worker mo na yun na toxic dyan sa trabaho. Tignan natin pagdating naman po sa business. We have Queen of Swords. Ayan, pagdating sa business. Meron tayong Queen of Swords. So, ayan po, oh, kailangan lang maging direct talaga yung approach ninyo pagdating dito sa inyong negosyo. Maganda naman po yung pinapakita. We have Wheel of Fortune and we have the Chariot. So, victory yan. So, kung meron kayong mga inayos nitong mga nakakaraan, ayan po, pwede ngayong December, ayan po talaga. Parang windfall of abundance yung makukuha nyo dito. Dagsa po yung inyong pa-orders, ganyan. Dagsa yung tao dito sa inyong business. Tingnan natin ano pa yung mensahe pagdating sa kaperahan. We have the Magician. Napakaganda rin talaga ng kaperahan mo. Kanina pa yan sinasabi sa'yo. Kaya sulitin mo yung month na to, Aries, kung ano man tong pwede mong pagkakitaan, ipush mo talaga yan. Huwag ka nang magdalawang isip. Sabi ko nga sa'yo, madami ka ditong ipagpapasalamat ngayong month. Tingnan natin para po sa mga single. Para sa mga single, tingnan natin kung ano ba yung energy. Spirit guide para po sa mga single na Aries. Mga single po na Aries, spirit guide, kamusta ang ating ayan, mensahe. Ano po ang mensahe? Okay, ngayong December. Mga single natin na Aries. Mayroon tayo ditong Five of Swords. Okay, so sa mga single natin na Aries, pwedeng mayroong tumitingin pa rin sa inyo. Kaya lang kasi mukhang may hidden agenda yung tao na ito. So, pwedeng past person nyo ito. Or may natutuwa dito na still single pa rin yung iba. Medyo mag-iingat kayo sa mga tao din naman na kakausapin po niya. Sabi nga, balance spirituality and practicality. Tignan nyo kung sino ba itong mga tao na hindi nakakabuti sa life po ninyo. Tignan natin sa mga byuda or byudo, we have judgment. So, may decision kayo na gagawin dito. Meron bang naliligaw sa inyo? Or meron ba kayong nililigawan? Pwedeng siya yung magde-desisyon kung oo ba siya sa'yo or hindi. Ayan po. Or pwedeng magde-decide. Ah, okay, may nakita ko dito, pwedeng meron yung iba sa inyo, hindi ko alam kung may anak ba kayo sa ibang bansa, na doon na po nag-settle down. Meron kasi parang kukuhanin yung iba sa inyo. Parang dadalhin kayo doon. So, yun po, baka ma-finalize yung papers for some of you. Tignan natin
Para sa mga in a relationship, we have 9 of cups. Ayan, sobrang proud din yung sa person ninyo. Sobrang ganda po ng relationship. Talagang maipagmamalaki. And also, nandun yung kapanatagan sa inyo. So, ayan, kayo yan, oh, yung may peace of mind dito. Tignan natin para po sa mga live-in partner. We have ace of wands. Maganda rin ito. May pag-travel. So, yan, para po dito. Kasi yung iba baka nasa LDR relationship kayo. So, pwedeng magkikita kayo ng person mo. Uwi na siya yung ka-live-in mo. Okay, or pwedeng kayo yung magta-travel. Basta may pagkikita dito. May pagkikita. Tsaka lagi kayong iniisip ng person mo ngayon. Sobrang miss na po kayo. Tignan natin naman para sa mga married natin. We have the lovers. Napakagandang energy. Ayan o, suportahan po kayo dito. Suportahan kayo ng person mo. Ayan po yung pinapakitang energy. And marami sa inyo, soulmate kayo. Maganda naman po yung energy. Ayan, so pwedeng medyo emotional yung person mo or may mga times na magiging emotional siya ngayong month na ito. So lagi ka lang nakaalalay sa kanya. Oo, lagi kang nandoon sa mga times na hindi siya okay. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo, Spirit Guide. Ano pa po yung mensahe natin? Mensahe natin, Spirit Guide, okay, ngayong December. Mayroon tayo ditong distance. So, yung iba nga sa inyo, ayan, pwedeng nasa malayo kayo. Pwede rin naman na, kasi nga, we have balanced spirituality and practicality. So, may mga iiwasan kayo dito ngayong buwan. Ayan po, distance siya ang kailangan po ninyo. So, ganito, pag mayroong mga tao na hindi kayo na-appreciate, distance yourself. Diba? At pag may mga tao na umaabuso sa inyo, distance yourself. So, distance siya yung parang, magiging sandigan mo dito para magkaroon ka rin ng peace of mind. Ayan o. So, ayan po. Ang lucky numbers mo ngayong December ay we have number 6, we have number 20, and we have number 9. Ayan po. Oo. Number 9, number 2, number 7. Meron din tayo dito. So, 6, 20, 9, 2, and 7. Tapos may 10 pa pala. Ayan, number 10. Yan yung mga lucky numbers mo. Maraming salamat po, Aries. Mag-iingat kayo always at mag-wish na kayo, okay? Habang ito ay pineplay ko, mag-wish kayo. Wish fulfilled. Maraming salamat and see you again on my next video.